Magkakaiba ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang anak. Ngunit sa isang bagay na ito, nagkakasundo ang kagustuhan na mapalaki ito ng malusog at mailayo sa sakit. At sa pagkamit nito, alam nyo ba na malaki pala ang may tutulong kung pahihintulutan ang mga bata na maglaro sa labas, sa initan at sa putikan? Ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa Experts Opinion Report na ito. Paglalaro ng mga bata sa putikan may benepisyo sa kanilang paglaki, ayon sa pag-aaral. Paniguradong lahat ng magulang nais na matiyak ang magandang kalusugan ng kanilang mga anak. Kaya pagdating sa paglalaro ng mga ito, ang laging unang tugon ay huwag hayaang makalabas, madapa o humawak ng maruruming bagay ang mga ito. Bagamat mas mabuti na rin ang nag-iingat, nakabubuti pa rin pala kung hahayaan ng mga ito na makiisa sa kalikasan. Ayon nga sa isang pag-aaral, ang paglalaro ng lupa at paglalaro sa putikan ay may benepisyo sa pisikal at emosyonal na aspeto ng kalusugan ng mga bata. Sa katunayan, ayon sa Mayo Clinic, ang labis na kalinisan pang-araw ang mas nakadadagdag ng tsansa ng pagkakasakit. Habang iyong mga na-expose sa household germs katulad ng mga alikabok, balahibo ng mga hayop at hangin sa labas ay may mas mababang tsansa na mag-develop ng allergies, hika at iba pang sakit. Dahil ang mud play ay may dalang beneficial germs na nagpapalakas ng immune system ng mga bata. Bukod pa rito, nakatutulong din ito sa pag-develop ng kanilang pagkamalikhain at imahinasyon dahil sa koneksyon na nabubuo nila sa kalikasan. Tumatalas din ang kanilang sensory skills na kalaunan ay nakatutulong din sa pagpapabuti ng kanilang problem-solving skills. Kaya naman tips from the expert, let them play sa putikan tulad ng pagmamold nito, paggawa ng castles, racetrack sa laruang sasakyan at marami pang iba. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto sa mga magulang, magkaroon pa rin kayo ng mud rules katulad na lang ng pagsaway na huwag kainin ng mga lupa o putikan at pagbato nito sa mga kalaro.